Kakausap po natin si Professor Danilo Araw, ang convener naman ng Kontradaya. Good morning po, Prof. Yeah, magandang umaga sa iyo, Zen at Christian, at salamat sa invitation. Prof, yun nga, kayo ay nagprotesta kahapon tungkol sa umanoy mga nakikita niyong problema sa naging halalan. Pero paulit-ulit naman po, no, sinasabi ng ating COMELEC na lahat ng mga naging issue noong araw na yon na ayos, meron pang nagaganap na random manual audit. May basihan po ba yung inyong mga sinasabi? May mga konkreto po ba tayong pwedeng ilatag na pruweba? Ang pruweba ay pwedeng makuha po sa voter incident report na isinumiti po sa Kontradaya. Umaabot na sa mahigit 8,000 ang mga ito. At malinaw yung pattern talaga. Hindi lang yung breakdown ng vote counting machine at yung ibang technical na aspekto ng aberya sa halalan nung mismong araw na yon, kundi yung mga iba pang manifestations ng vote buying, yung red tagging, yung disinformation. Alam mo, Zen at Christian, mas malala na ngayon. Hindi lang sa usapin ng bilang ng mga issue hinggil sa vote counting machine, kundi pati na rin dun sa garapalan na yung red tagging at saka yung disinformation. Alam mo, kahit yung COMELEC, logo ng COMELEC, mga firma ng mga commissioner, ginagamit na para sabihin na ito o ang ganitong grupo o kandidato ay diskwalipikado na, di umano, kaya in not so many words, wag nyo nang iboto. Tapos may text blast pa coming from certain elements of the military establishment na sinasabi na ikampanya, mangampanya laban sa ilang mga di umanong teroristang grupo na nagnanais maupo bilang party list representative o mga senatorial candidate. Particular yung mga nasa oposisyon, yun yung pinupuntiriya ng mga text blast na to. So yung mga ganong klaseng manifestasyon ay magpapatunay sa dayaan sa halalan, at ito ay gumagamit mismo ng rekurso ng gobyerno, particular yung militar na dapat ay non-partisan in character. At saka, Zen, hindi lang pala voter incident report ang pangunahing ebidensya rito. Kahit dun sa kondukta ng kampanya, nakita na natin yung maruming laro. Hindi lang sa usapin ng disinformation, kundi pati na rin yung garapalang vote buying. Sa panahon ng pandemya, nagkaroon ng panibagong convenient excuse ang mga mayaman at makapangyarihan para magpaulan ng pera in the guise of aid during the pandemic. Kumbaga, marami pang pwedeng pag-usapan, pero hindi dapat magpikit mata o magkibit balikat ang COMELEC porque accurate ang lumabas sa makina, yun na yun. Tandaan natin, kaya yung main opposition ng NAMFREL kasama na yung Kontradaya sa Smartmatic ay dahil sa hindi na naging transparent ang proseso in the first place. We're not just talking about the 2022 elections. Kahit noong 2010 pa, nanawagan na tayo ng disqualification ng Smartmatic na yan. Kasi nga, kinompromiso nito, yung dapat ay clean and honest elections. Ang nangyari lang, automated elections. Pero yung cleanliness at saka honesty part, yun yung nakalimutan na. Mm-hmm. So medyo komplikado po, no, yung pinipresenta niyong issues, kasi we're talking about several things. Una, apa, yung sinasabi niyo ng umano'y irregularidad, but at the same time vote buying at disinformation. So ang susunod kong tanong is, ito po ba ay desidido kayong iakyat sa korte at gawing formal na kaso? Also yung mga bagay like disinformation, meron ba yung kumbaga kakapitang batas na pwedeng gamitin sa sitwasyong ito? Okay, dalawang bagay, Zen. Una, yung usapin ng legalidad, syempre, bukas naman kami sa iba't ibang mga option. Pag-uusapan pa yan formally sa aming General Assembly kung talagang gagawan ba talaga ng kaso. Kaya lang, alam mo, ang struggle ngayon goes beyond the legalities. Legal na aspeto, ipo-pursue naman yan siguro, may posibilidad roon. Pero yung usapin ng extra-legal, mas usapin to ng raising public awareness on what's happening para yung action ng mga tao ay magabayan, batay sa katotohanan. Kasi alam mo, minsan naririnig natin, Zen, dapat respetuhin na lang yung the will of the people, yung 31 million na di umanong mandato ng kasalukuyang frontrunner
Kaya lang, how can you respect the will of the people when the will of the people has been compromised in the first place? Kahit mismo sa survey ng SWS, isa sa bawat dalawang Pilipino ay nahihirapang distinguish yung katotohanan at yung tinatawag na peking balita. Hindi natin sinasabi na mga bobo o mga tanga yung mga bumoto kay Marcos. Hindi po, hindi natin sila inaaway. Pero ang dapat nating i-acknowledge dito na mayagpag ang panloloko, na mayagpag ang kasinungalingan sa panahon ng kampanya, kasi ang disinformasyon, yun yung pangunahing sandata, yun yung pangunahing saligan ng kampo ng mga Marcos at ng mga Duterte para sila ay manalo sa pwesto. At okay, yan, may empirical data to prove that. Kasi hindi lang isa, kundi dalawang fact-checking groups ang nagsasabi at nagpo-point to the direction na talagang ang Marcos camp ang nakinabang, pangunahing nakinabang sa disinformasyon, at ang opposition okay naman, yun yung naging biktima ng tinatawag na fake news. Okay. Kaya linawin natin na yung madalas na sinasabi, lalo na nung spokesperson ni Marcos, na sila raw ay biktima ng fake news. Hindi po. Posible, merong mangilan-ngilan na sila ay naging biktima ng fake news, pero sa pangkalahatan, tingnan po nila yung content analysis, lalo na yung nilabas ng check.ph, makikita yung kasinungalingan nila. At saka sana tigilan na niya yung pagsisinungaling, lalo na siya, kasi siya yung madalas sumaharap sa camera, kasi hindi talaga magandang gabay ito sa mga okay bata. Kung dapat gabayan, sorry po, go ahead po. Oh, sige, maabala. Pasensya na, pasensya na. Okay lang. Mukhang nag-uumapok emosyon eh. No? Sige, ano po lang. Pag-iwalay Manil po, kasi yun yung nangyayari ngayon. Hindi, okay lang sir, ganito. Prof. Araw, dalawa yung parte ng tanong ko, no? Kasi napaka-legitimate na sinasabi niyo yung disinformation campaign, infrastructure or networks that we saw during the campaign or years prior to the elections, okay? Pero ang una kong tanong, yun po bang mga na-i-record nyo na di umano yung mga insidente ng dayaan during the elections, sapat po ba siya to actually compromise or put in question the results of the actual elections? Hindi kaya dapat mas tutukan yung naging disinformation campaign bago yung election? Na technically, pwede nyo nga sabihin na parang pandaraya. Pero sasabihin naman ng iba, parang ano siya, it's a normal part of any propaganda campaign in any election. Nagkataon lang na mas sophisticated, mas vicious, mas well-funded, mas well-planned itong disinformation na nakita natin. Gaya ng nabanggit ni Zen kanina, talagang napaka-komplikado ng issue. Kumbaga, pwede nating sabihin normal yung tinatawag na black ops o yung black propaganda, kahit sino raw ay gumagawa nito. Pero yung hindi lang ito usapin kasi Christian ng technological sophistication, usapin ito ng pagyakap sa mismong disinformation. Kasi minsan nangangampanya ka batay pa rin sa katotohanan, pero minsan pasimple kang medyo nandadaya. Pero ito baligtad eh. As in, walang totally na katotohanan na binabanggit maliban sa pangalan nila at yung bilang nila sa balota. Yun lang part na totoo. And I'm not exaggerating it when I say it, kasi yung iba pa na sinasabi na mga catchphrases na unity at kung ano-ano pa, batay sa kasinungalingan o kung hindi man kasinungalingan, misleading ito. Ngayon, dun sa pangalawang bahagi ng tanong mo, would a massive fraud be enough to overturn the lead and make, let's say, the second placer the eventual winner? Hindi po. Dapat objective tayo sa ganung realidad. Kasi milya-milya talaga ang layo, at ito the first time in history na meron kang majority voter preference para sa mauupong pangulo, impending din naman yung kanyang pagpupo. Kaya ito hindi na usapin ng bilang eh. Ang usapin dito yung contextual accuracy behind that particular historical moment. Dapat nga sa under ordinary circumstances sineselebrate natin na for the first time merong majority mandate yung isang mauupong pangulo, lalo na siya yung ika-17 pangulo ng Republika ng Pilipinas, at sa termino niya mangyayari yung ika-50 anibersaryo ng batas militar, dapat sineselebrate siya. Kaya lang ngayon iba yung sirkumstansya, at sa halip na i-celebrate merong collective denunciation for certain segments of society, kasi nga ang tinde ng disinformation. At saka yung other angle din dito, Christian, part of our
monitoring includes yung incidents of vote buying. So ang tindi ng bayaran talaga sa kasalukuyan. In fact, yung documented anecdotal evidence namin on the day of the elections, 4,500 ang bayaran sa bawat botante. Ang panawagan natin sa publiko, kung kayo po eh, may narinig at malinaw na ebidensya na more than 4,500, ipagbigay alam niyo po yun sa amin. Kasi okay. So far, those are the facts that we're getting on the ground okay. po. Sige, punta po tayo din sa disinformation, Professor. No? Although officially, dininay ni Bongbong Marcos na meron siyang troll. Diba? Sabi niya, name me one troll, tsaka tayo mag-usap. So officially, dinideny nila yan. Pero ano yung nakikita niyong scenario or prospects dito sa disinformation network na nakita natin during the campaign? Do you think it would only get worse under the new dispensation? Ano yung nakikita niyo? Definitely, it will be maintained and it might even be strengthened. Batay sa pinakahuling pahayag ng kasalukuyang spokesperson ni Marcos, kahit yung mga influencers at saka bloggers daw ay dapat bigyan ng espasyo. Malamang kesa sa hindi, parang katulad rin niya ng playbook ni Trump na ang mas binibigyan niyang deference ay yung mga sumusuporta sa kanya. Kaya doon lumakas sa panunungkulan ni Trump, lumakas si Alex Jones ng InfoWars. So kahit naban siya sa YouTube, mas namayagpag yung kanyang influensya. Ang nakakatakot dito, yung mga influencer ngayon na napaka-irresponsable sa kanilang mga pahayag, baka magamit na rin yung government resources, lalo na yung PCOO. Na dapat merong editorial independence sa government media, definitely it will be thrown out the window na. Tapos dapat din nating tandaan yung legitimate media, kasi on one hand merong fake news dissemination, pero bahagi ng strategiya sa pagpapakalat ng peking balita ay yung pag-discredit sa lehitimong media. So malamang kesa sa hindi, gagamitin din yung government resources para ikompromiso yung kredibilidad ng media, trolling, gaslighting, at saka baka mamaya meron ding indirect and direct forms of harassment and intimidation. Ang kapangyarihan ng tax audit, wag nating isa-isang tabi yan. Kaya yung chilling effect, bunga ng isang Marcosian rule, totoo yan sa usapin ng pagkompromiso sa freedom of expression at saka freedom of the press. Kaya napaka-challenging ng pagkakataong ito para sa mga periodista at manggagawa sa media. Kaya dapat panghawakan natin ang pagyakap sa katotohanan at labanan ang anumang banta sa ating batayang kalayaan. Okay, pero ito na lang, huli na lang at kung pwede nating iklian, Prof. Ano ang gagawin yung konkretong solusyon tungkol dito sa mga mis at disinformation na posibleng maganap pa at yung mga nakalipas? Okay, maikli, promise po. Fact-checking, tuloy-tuloy po yan na gagawin natin at ang kontradaya, makakaasa kayo na hindi yan magde-deactivate ng aming organisasyon, tuloy-tuloy yung voter education, yung fact-checking at yung awareness raising sa mga susunod na pagkakataon at saka at the same time, yung pagsasagawa ng mga kilos protesta ay gagawin din natin. Kasi alam mo, Zen, Christian, walang honeymoon period sa panunungkulan ni Marcos, hindi tayo mag-re-relax at hindi magpapatumpik-tumpik para labanan ang katotohanan. Kasi itong ganitong klaseng kampanya, this is the war on truth and the war to preserve the sanctity of the ballot. Kaya yun yung maikling pahayag. Pasensya na pala kung medyo napahaba po ako kanina. Okay, oo. Pero hindi po ba magkakaso sa mga individual na talagang konkretong okay. nakita nyong nag-source ng misinformation or disinformation? Okay, gaya po ng nabanggit kanina, isa ito sa mga option na pag-uusapan. Okay, meron po ba kayong contact sa mga iniimbita nyo na posibleng magbigay ng ebidensya? Opo, kasi kasama sa voter incident report namin yung mga pangalan ng mga tao. So kung kinakailangan na mag-execute sila ng written and legal affidavit, kaya naman pong gawin yan. Okay. Maraming salamat po, Professor Danilo Araw, ang convener ng Kontradaya. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, Zen at Christian.